Magandang araw, kaibigan. Ako si Dads. Halika, samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Sineselebrate din natin ang Piyesta ng Most Sacred Heart of Jesus. Ang ating pagbasa ay nagmumula sa Gospel ni Matthew sa chapter 11. Sabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Kaibigan, naranasan mo na bang mapagod? Ako, kapag galing sa trabaho, pag uwi ko sa bahay, para bang gusto kong maupo muna, o kaya kumika, o kaya uminom ng tubig, dahil napagod ako sa aking ginawa sa maghapon. Lalo na sa biyahe. Marami sa atin ang nakakaranas ng kapaguran. Pero alam mo ba na may iba-ibang uri ng kapaguran? May tatlo akong gustong ibahagi sa inyo na uri ng kapaguran. Una ay ang physical na kapaguran. Kung ikaw ay magulang na nag-aalaga ng iyong maliliit na anak o pinipilit mong buhayin ang iyong pamilya, makakaranas ka ng physical na kapaguran. O kung ikaw ay nagtatrabaho, nagbabanat ka ng buto, pagkatapos ng araw, makakaranas ka ng pagod. Meron din namang mga emosyonal na kapaguran, yung nakakapanghina ng puso. Halimbawa, yung mga mag-asawa na madalas nagbabangayan, hindi magkasundo, nagkakagalit, nakakapagod yan sa damdamin, no? Emotional tiredness. O kaya yung mga nasa relasyon na pakiramdam nila, yung kanilang binibigay na sakripisyo, pagmamahal, ay hindi nasusuklian. Nakakapagod yan, nakakapanghina ng puso. Meron din namang mental tiredness o kapaguran sa isip. Siguro yung mga negosyante na iniisip kung paano papalaguin ang kanilang negosyo, no, sa araw-araw, nakakaranas ng ganyang uri ng pagod. O kaya kung isa kang leader o tinitingala ka sa inyo at maraming pumupunta sa iyo para dumulog, mag-uos ng kanilang mga sanuubin, kanilang reklamo, kanilang problema, madalas makakaranas ka ng mental tiredness. Physical, emotional, at mental na kapaguran. Para sa marami sa atin, ganyan ang buhay. Nakakapagod talaga. Kaya kaibigan, kung ikaw ay napapagod, isa ka din sa mga tinatawagan ng Panginoon sa ating pagbasa ngayon. God is calling us all who are tired, to rest. Paano nga ba tayo nagpapahinga? Marami sa atin, pag napagod, kailangan uminom ng tubig at medyo nakakapagpahinga na, nahihimasmasan na. Yung iba naman, meron silang hobby o pinagkakalibangan. Kapag sila yung napapagod o nai-stress, gagawin lang nila yung hobby na yun, yung gawain na yun, mapa-arts man yan, o music, o sports, at sila ay nakakaranas ng kapahingahan. Meron namang iba na nakakapagbakasyon, no? Yung talagang pupunta sa mga gandang lugar at magre-relax. Ganon sila nakakapagpahinga. Iba-ibang paraan ng pagpapahinga. Rest is okay. Ngayon, si God, He is inviting us to rest in Him. Ano ibig sabihin nito? To rest in God means to be beside Him, to rest in His presence. At yung presensya niya na yun, yun ang magdadala sa atin ng kapahingahan at kapayapaan. Alam niyo po, ako at yung aking asawa, madalas kaming lumabas once a week. We would go on a date. Pag uusap kami, you know, pinapakinggan namin yung kwento ng bawat isa. At yun, it makes us feel better. Nakakahinga kami mula sa aming mga inaalala, mula sa bigat ng aming mga pinagdadaanan. Kaibigan, sa buhay, di ba, ang dami nating kapaguran. Ang dami nating pagod, problema, pagsubok. Hindi sinasabi ng Panginoon na kalimutan o pabayaan na lamang natin ang mga yan. Bagkus, ang sinasabi niya ay, sa oras na kayo'y nabibigatan na at napapagod na, lumapit tayo sa Kanya.
Makipagkwentuhan tayo sa Panginoon. Makinig tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagninilay sa Kanyang salita. At doon, matanggap natin ang kapayapaan, kapanatagan, at kalakasan na nagmumula lamang sa Kanya. Yan ang nais ng ating Panginoon. Na magandang pag-isipan natin, lalo ngayong ating ginugunita o ating sineselebrate ang Feast ng Most Sacred Heart of Jesus. Yan ang laman ng puso ng Panginoon. Ang bigyan tayo ng kapayapaan, kapanatagan, at kapahingahan. Nawa kaibigan, ngayong araw, sikapin mo na mas lumapit sa Diyos, lalo kung ikaw ay kasalukuyang napapagod. O siya, magpahinga na tayo. Hanggang sa muli, ito po si Nats. At kung kayo ay na-bless ng video na ito, paki-like nga po at paki-share. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Sapagkat sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!